Hello guys, welcome to Dars Our Daily Vlog. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking vlog, sa mga ginagawang video. At ngayon po, gagawa tayo ngayong araw ng solar electric fan DIY po. Dahil po may nag-request sa akin noon. Kaya tara, samahan niyo po. Ito na nga po guys, nakakita ako ng sirang electric fan. Yan. So ang gagawin ko, tatanggalin na lang natin to, tapos kakabit natin yung motor na 12 volts DC para makagawa tayo ng solar electric fan. So yun, stay tuned lang po. Nating linisin yung electric pa natin, kakabit na lang natin yung head ng solar. Tatanggalin natin to. Ah, tatanggalin na natin to. Kakabit na natin yung head ng solar na. Ito na yung DC na 12 volts e-fan motor. Ito po siya. So yung head niyan, ito po, naka-design para sa 12 volts DC. So ayan yung itsura niya. Ayan po. Tingnan nyo. Ganda po yung pagkakagawa. So ayan, kakabit na lang po natin yan. Digital tester at saka yung mga gamit para sa 12 volts e-fan, yung cover niya, motor, yung hélice at yung cover at yung nilinis natin na stand niya. So ali kayo at samahan niyo ako na install natin to. So ito po, ikakabit na natin yung motor fan niya dito sa kanyang housing para magamit na natin po. So kapag ka nasira in the near future guys, pwede naman kayong bumili ng mga replacement nito sa Shopee or Lazada. So pero nakadesign na talaga to para dito sa 12 volts DC motor niya sa e-fan. So ganyan, ayan po, pagkabit. Tapos yung mga tornilyo niya, apat sa gilid-gilid. Ang kandahan lang dito, tipid sa kuryente at siya, kapag nawala ng power, meron kang backup na battery, gagamit mo ito. Hindi ka maiinitan, hindi mo alam na nag-run. So yun, ganito yung pagbubuo niya. Bubuoy na natin pa isa-isa, unahin muna natin tong head na ito. Ito na nga po yung stand niya. Kakabit na lang natin dito sa kanyang kakabit natin. Yun no, pit na pit siya. Hindi nga lang abot yung spring, pero hindi na, kita na lang yun po, magalaw siya. Ayan, kita nyo na lang siya. Ayan, may kita nyo. Dapat meron spring sa ilalim yun na kapag binaba mo to, pero hindi kasi siya umabot. Ayan, gawin nyo na lang po, kita nyo na lang kung kanyang tornilyo. So, ngayon, yung wire po na to, puputulin natin. Wow.
itong wire na to, papalitan po natin siya nung pwedeng isaksak doon sa male at female socket. So, ito po yung ilalagay natin. Ganito po. Ito po. Ganyan. Ilalagay natin ito. Itetest natin yung positive at negative. Hinahinan natin ito ngayon. Para bago yun, itetest muna natin yung positive negative. Ito. Check natin yung wire para di magkaroon ng problema. So, okay. Positive, negative. Okay. So, dito, i-ayos na lang po natin siya. Ito na lang po yung kakabit natin. Kasi ito yung gagamitin ko. At ito yung isasaksak kong extension para sa solar generator na ginawa natin. Na-displace na po natin ito. Ikakabit na lang natin siya. Maayos po. Ayan. So, ito. Ikakabit natin ito. Ayan dito. Hinangin na po natin. Diba? Nandahal lang po kayo sa paggamit ng panghinang kasi nakakapasok po ito. So ito, ikakabit na natin. So, ito po. Ito po, ginawa ko, nilakyan ko po yung butas nito gamit po itong gunting natin. Maganda lang po sa paggamit. Nilakyan ko po ng butas. Maganda lang po, ingat po. So, lakyan nyo lang po para pumasok po dito sa shafting nyo. Yan po. Ngayon, pumasok na. Kakabit na lang po natin yung kanyang lock. Solar generator. Yan po yung solar generator na ginawa ko. Wala rin po power yan, no? 12 volts po yan. 220 rin po na kayang pagganain nito. Yun, okay na po.
Salamat po sa panonood, sa ulitin.